Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yebs. Hello po, Mama Yebs, ano po ang iyong recipe ngayong hapon na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay meron po akong bagong recipe na isi-share po sa inyo. Ang tawag po dito ay humbakwa. Bakit po ba humbakwa? Kasi po, para po siyang lasa na pinagsamang humba at saka balbakwa. So, ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong balat ng baka na hiniwa ko po. Sunod po ay itong karni ng baka. Tapos, gagamit po tayo ng saging na saba. Pipirituhin po natin to mamaya. And then, itong banana blossom or banana flower. Salted black beans, bawang, sibuyas, beef cubes, dahon ng sibuyas, red and green bell pepper, brown sugar, itong tongkoy sa Bisaya or sibot, paminta, asin, pineapple juice, suka, oyster sauce, soy sauce, at saka cooking oil. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating paglulutuan. So, itong gamit ko po ngayon ay pressure cooker dahil dito po natin palalambutin yung ating balat ng baka at saka yung ating karni ng baka. Pero kung wala po kayong pressure cooker, kahit na kaldero po or kahit anong paglulutuan na gusto nyo. Yan, hihintayin lang po natin na uminit yung ating oil. Ngayon pong mainit na po yung ating mantika, simulan na po natin igisa itong ating bawang. Yan, hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang para talagang mabango po. Ngayon ay pwede na nating isunod itong ating sibuyas. Lutuin lang din po natin ng konti yung ating sibuyas. Pwede po kayong gumamit ng puti or yellow na sibuyas kung wala po kayong pula tulad nito. Pagka medyo nag-translucent na po yung ating sibuyas, ay pwede na po nating ilagay itong ating balat ng baka. Ito po ay pinakuluan ko po muna to ng mga 5 minutes bago ko siya hiniwa. Yan, kailangan po nating gamitan ng pressure cooker dahil makunat po itong balat ng baka. So, para mas mapadali po tayo, kung meron po kayong pressure cooker, mas maganda po magka yun po yung gagamitin nyo. Ngayon po ay isunod ko po itong ating karni ng baka. Ito po ay nakikita nyo na nag-iba na po yung kanyang kulay dahil pinakuluan ko din po muna to bago ko siya simulang lutuin. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong parte ng baka or karni ng baka. Pwede rin po yung buntot ng baka or yung paa ng baka. Yan, nasa sa inyo po yan. Tapos tinanggal ko din po yung kanyang bone marrow kasi masyado pong makolesterol yun eh. Para kahit papano ay medyo healthy po. Hindi masyadong mataba po itong ating recipe ngayon kasi tinanggal ko siya. Ngayon po ay lalagyan po natin ng soy sauce. Dalawang ganito sandok. Tapos oyster sauce. Yan, mga ganyan kadami. Yan, tatansyahin nyo lang po. Tsaka suka. Para siyang humba na pagkaluto, lalagyan natin ng suka. Ngayon, para mabalance po yung kanyang alat, lalagyan po natin itong ating pineapple juice. Yan, itong juice lang po yung gagamitin ko. Hindi ko isasali yung mismong pineapple.
Magdadagdag pala tayo dito ng tubig para mapapalambot po natin tong ating karni ng baka at saka yung balat. Ayan, lalagyan ko na po siya ng tubig. Yung tamang-tamang dami lang na hanggang sa lumambot po itong ating karni. Ayan, mga ganyan karami. Pwede naman po tayong magdagdag mamaya pagka malambot na po ito. Kung gusto pa po natin ng medyo masabaw-sabaw siya. Ayan, haluin muna natin. Ngayon, lalagyan ko na po itong ating beef cubes para talagang malasang-malasa po itong ating karni ng baka. Mga isang piraso ng beef cubes. At saka, pwede ko na rin po siyang lalagyan itong ating ground black pepper. Ngayon po ay isasama ko na po sa pagpapalambot natin itong ating sibot or yung tungkoy sa Bisaya. Yan. Ito din po yung ginagamit sa pagluluto ng balbakwa. Masarap po yan dahil nakapagbibigay yan ng magandang aroma dito sa ating balbakwa or humbakwa. At saka maganda din po yan sa katawan. Kasi yung sibot ay isang medicinal herb po yan na maraming benefits po sa katawan natin. So yan, ngayon ay palalambutin na po natin. Tatakpan po natin. Tapos hihintayin po natin ng mga 20 to 25 minutes or hanggang sa lumambot po itong ating karne. Yan, babalikan po natin yan mamaya. Ngayon po, habang hinihintay po natin lumambot yung ating karne ay pipirituhin ko po muna itong ating saging na sabah para mamaya pagka lumambot na yung ating karne ay tuloy-tuloy na po tayo. Yan, hintayin lang po natin na uminit yung ating mantika. Ngayon pong mainit na po itong ating mantika ay pwede na po natin simulang prituhin itong ating saging. Yan, hihintayin lang po natin na mag golden brown po yung kanyang kulay. Ngayon po na pagka ganito na po yung kanyang kulay, pwede na po natin itong hahanguin. Ngayon po after 20 minutes ay babalikan na po natin yung ating karne. Yan, i-check po natin kung malambot na po itong ating karni ng baka. Yan, malambot na po siya. So, ngayon ay hahanguin na po natin to at ililipat ko po siya sa kawali para mas malaki po yung paglulutuan natin dahil meron po tayong mga ibang sangkapa na ihahalo. Yan po, ililipat ko po dito sa ating malaking kawali para hindi po tayo mahirapan ng paghahalo-halo. Yan. Tingnan nyo, napaka-saucy na po yung kanyang sabaw. Dahil po yan sa balat ng baka po yung gamit natin. Kaya pala naisipan kong gumawa nitong recipe na to dahil paborito ko po kasi yung humba at saka balbakwa. Kaya naisip ko, bakit ko hindi na lang pagsamasamahin yung dalawang putahe. Kaya ito po yung kalalabasan niya. Niluto ko po yung dalawang putahe na ang tawag natin ay humbakwa. Para siyang humba na para din pong balbakwa. Kasi yung sabaw niya malapot-lapot dahil po sa balat ng baka. Ngayon, kung gusto niyo po na medyo meron siyang marami-raming sabaw, pwede po kayong magdagdag ng sabaw. Pero ako gusto ko na ganito po siya na medyo saucy. So ngayon, ilalagay ko na po itong ating black beans or salted black beans. Para po pala hindi masyadong maalat, kailangan nyo po siyang ibabad muna ng konti sa mainit na tubig. Saka nyo siya hugasan ng konti para hindi masyadong maalat yung ating tausi or salted black beans. Pati rin po itong ating banana blossom. Ito kasi ay dried siya. So, ang ginawa ko dito ay binabad ko din po siya sa mainit na tubig para kasi medyo maalat din po, meron siyang asin. Tapos, piniga ko siya para matanggal yung kanyang katas. Para wala po tayong malalasahan na alat at saka medyo mapait. Ayan, ganun po yung gagawin nyo. Ibabad nyo po muna sa mainit na tubig. Haluin muna natin. Pero mas masarap siguro kung medyo may sabaw. So, dadagdagan ko po ng konting sabaw. Total, medyo mag-reduce pa naman po ito mamaya dahil medyo lulutuin pa po natin yung ibang mga gulay na ihahalo natin. Yan.
Ngayon ay ilalagay ko na po itong ating brown sugar. Yan, tansyahin nyo lang po kung gaano karami. Titikman-tikman nyo po kung sakto na sa panlasa nyo. Tatakpan ko po muna. Pagkatapos mamaya ay i-adjust po natin yung kanyang lasa. At para din po medyo maluluto po yung ating banana blossoms. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating naprito na saging na saba. Tapos ngayon ay pwede na din po nating isabay itong ating red and green bell pepper. Yan, haluin lang po natin. Hihintayin po natin na medyo matuyo siya or mag-reduce po yung kanyang sabaw or yung sauce. So, para habang hinihintay natin ay medyo maluluto din po itong bell peppers. So, yan. Tatakpan ko po siya ulit. Ngayon po, tinikman ko po siya kanina. Medyo kulang pa po siya ng konti ng alat. So, ngayon ay lalagyan po natin siya ng konting asin. Tapos haluin po natin para magpantay po yung kanyang lasa. Ayan, medyo nag-reduce na rin po yung kanyang sauce. So, sa tingin ko ay okay na po to. Ang last po na ilalagay natin ay itong ating spring onions. So, ngayon ay ready na po itong ating humbakwa. Kukuha lang po ako ng bowl para matikman at ma-serve na po natin. Yung lasa po niya ay medyo matamis-tamis para po siyang humba. At meron din pong lasa ng pagkabalbakwa. Kasi malapot-lapot po yung kanyang sauce. Kung gusto nyo pong medyo maanghang, pwede kayong maglagay ng sili para mas lalong sasarap. Ito na po ang ating finished product ng humbakwa na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo at itry nyo ang reciping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!